Nagbigay ng katiyakan ng sandatang lakas ng Pilipinas na hindi nila bibigoyin ang Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang sinimulang programang Tuwid na Daan. Sa katunayan, ayon kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Alexander Pama, hindi madidisappoint ang Pangulo sa kanilang suportang isulong ang Tuwid na Daan. Makakaasay ating mga kababayan na, kumbaga sa English nga, the President will not be disappointed sa bagay na yan, at kami na may handang-handa noon pa, ngayon man, at magpakailan man. Anong sagot niyo sa panawagan ng Pangulo na tulungan siyang maisulong ang Tuwid na Daan na kanyang ipinatutupad? Nung umpisa pa lang ng kanyang panungkulan, nung kanyang siya tumawag na ating itutuwid yung daan, aamin na pong sinadibdib yan at sinasagawa. At tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Walang dahilan na hindi dapat gawin yan, dahil unang-una, nakikita naman natin ang mga sa bagay na yan, pera ng taong bayan yan. Pangalawa, mas malaking ang benepisyo talaga na, kumbaga nga sa English, we will make the most out of every centavo. Na yung pera ng taong bayan ay mapupunta kung saan dapat mapunta at hindi kung saan-saan. Yung mga bininyangan kahapong mga barko natin, hahataw na ba ito sa West Philippine Sea? Yun ang sinang ano natin, ano ang plano na gayon itong Del Pilar ating ipapadala sa lugar na yun ng bansa. At ngunit itong mga barko naman natin pwedeng ipadala to kahit saan, kung saan kakailanganin at kung kailan. So initially ngayon, yun ang plano, yung Del Pilar doon sa lugar na yun natin ipapadala. Yung Tagbanua naman, dahil sa ito ay isang sasakyang pandagat para sa logistics, ika nga, strike anywhere to, mapasaan kahit saan lugar man ng bansa. Si Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Alexander Pama, iyan ang DZRH News, RH911, Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.